이제 하려고 안 해요. Pulutan. Ayan, iba talaga ang misis ko, no? Arbitoy, pasok ka na. Bata-batang pa, nakikihalo ko sa mga nagiinuman. Pasok ka. Diba, gusto yata magmana sa ama. Naku, habang maaga pa, pag-practicein na. Ayan, bigyan natin ng bote. Sobra ka naman. Aba, boy. Huwag mo madimo-dimonyo itong anak ko at 7 taong gulang pa lang yan. Gusto mo na turuan maging lasenggo, ha? Tinan mo naman to asawa ko. Oh, papayagan ko ba naman yung kumpare natin na painumin yung anak natin? Siyempre, hindi. Malay ko, sabi nga ng nanay mo, nung pinanganak ka, may markademonyo ka nakasubo sa bibig mo. Tinan mo. Basta ako, hindi markademonyo ang nakasubo sa bibig ko. Alam mo kung bakit hindi markademonyo ang nakasubo sa bibig mo? Bakit? Serbesa. Aba, ikaw na yata ari ng serbesa dito na. Parang ganyan natin, pare. Okay. Tamo. Kampay. Kampay. Teka, Marlon. Ikaw na bahala magligpit dyan, ha? So, ano ka ba naman? Huwag mo naman akong ipakita sa kanila na under mo ako. Under ka pa. Tako sa pare. Sige, hindi na. Ayan. O, pakiligpit na lang yung mga sampay. Iyan. Eh, ganun din yun eh. Ano mo pare? Gusto kong magkaroon ng asawa na tulad niya. Pare naman, wala naman talo-talo ng barkada. Asawa ko na yun. Yan, pare, hindi ko naman sinabing misis mo ang gusto ko eh. Ang sabi ko, eh, katulad ng misis mo. Ay, nag-iisa yun sa lugar natin, pare. Dyan, pare. Tama ka dyan. Ngayon, shot ako si Marga. Pati itong barkada natin, pare. Ito nagsiselosan. Nako, yan, shot ako mo. Ewan ko ba kung saan ako yung gali. May pagkapraning ba? Pero pare, mahal ko yun. Pero pare, alam mo, baka yan pa magdala sa'yo ng disgrasa. Minsan nga, masyadong may pagkamatabil yung dila. Ako nga, pinagsasabihan na huwag kita masyadong painumin. Aba, eh mas matagal kitang kilala kaysa sa kanya. Napigilan ba kita uminom? Hindi, ako pa nga napainom mo eh. Oo, oh, kaya mabuti pa eh. Dapat iwanan mo na yung shota mo ba? At ano, matulad ako sa'yo. Para kang pinagtampuan ng mga babae. Eh, kesa naman sa'yo. Kesa naman sa'yo, pare. May shota ka nga, totoo. Pero bukas na bukas, pusta tayo, mag-aaway kayo dahil sa inumang ito. No? Pare, sanay na ako dun. Tinanay ko na ang sarili. Sanay na lang pala. Tinanay ko na ang sarili. Makapal ng mukha. Manhit na ako dun, pare. Oo, okay, pare. Pero ikaw, gusto mo sabihin ko sekreto mo? Sabihin ko sekreto na ito, pare. Okay, pare. Ati na lang. Ay, gusto mo sabihin ko sekreto nito. Okay lang ako, pare. Uy, Marga. Sandali. Ihahatid na kita. Halika na, sakay ka na. Bibimirenda lang naman ako eh. Huwag na, isakay mo na lang dyan yung barkada mo. Marga, yan naman ba pag-uusapan natin? Anniversary natin kahapon na, no? Ba't hindi mo man lang ako sinipot? Anniversary? Eh, wawalong buong pa lang tayo. Oo nga. Pero kahapon, ikaw 8 buwan ang pagsagot ko sa'yo. Pinalagpas ko na nga yung ibang buwan eh. Ako naaalala ko, ikaw hindi. Pasensya ka na, napasubo ko ng inumang kagabi. Ayun na nga eh. Pag yung mga barkada mo tumawag sa'yo, nakakalimutan mo na ako. Halika na, iahatid na kita. Sabi mo muna sa akin na hindi ka na magbabarkada. Marga naman, matagal ko na silang kaibigan. Bago pa tayo magkakilala. Ganun na kami. Sino naman sabi sa'yo, mapapabago mo ko ng ganun-ganun na lang? Nilo, kung talagang mahal mo ko, hindi ka na iinom, hindi ka na magbabarkada. Kung mahal mo ko, hindi mo ko babaguhin. Dahil minahal mo ko ng ganito. Halika na. Atay na kita. Hindi ka man lang ba hihingi ng sorry? Sige. Kung makakagam sa kalooban mo, sorry na. O, tara na. Ganun na lang yun. O, sige na nga, sorry na rin. Hindi ko na pagsisilosan ng barkada mo. Ano pa? Ano pa? Nalaman lang akong case. Nilo, ano ka ba? Ang damang tao, no? Eh, ano naman pakialam ko sa kanila? Hindi maingit sila kung gusto nilang maingit. Ano? Sige na, kiss na. Happy anniversary na, maski wala pa talaga tayong 1 taon. Okay? Ikaw talaga wala kang kamor-amor sa katawan mo.
Amor? Amor sa katawan? Alam mo, marami ako amor sa katawan. Amor serbesa, amor marka demonyo, buti pa aling ganasok kay ganaan. Yes, may na. Ganaan aking puti po ni Cesa. Okay. Kumain ka na ba? Saan na? Okay lang. Ayos lang ba? Marip, may list na lang. Tapos lang ba yan? Pare, doon pala sa sinabi ko ng isang araw. Pautangin mo naman ako. Alam ko namang marami kang ipon eh. Naku, Owel. Ikaw tong walang syota. Ikaw tong walang asawa. Bakit hindi ka makaipon? Eh pare, nagigipit nga eh. Nangihingi ng pera si Ermats. Sige na pare, pautangin mo naman ako. Pagsabihan mo kasi yung Ermats mo na tumigil na sa pagmamadjong. Ba? Nagsalita ang hindi nalulung sa madjong. Ba, huwag mo akong ganyanin. Ako yung sweldo kong ginagamit ko sa pagmamadjong. Ermats mo, sweldo mo ang nilulustay. Pare, huwag mo naman akong sermonan. Alam mo namang hindi kagastuhin ni Ermats yung sa madjong eh. Sige na pare, pautangin mo ako, ngayon lang. Eh wala nga eh, doon kay Marlon. Pare, wala rin pera yun. Pinamalengke ni Lenny. Pare, alam mo namang, ikaw lang malalapitan ko eh. Sige na, pare. Wala nga. Hirap sa'yo. Sisermonan mo ako ng sisermonan. Hindi ka rin pala magpapautang. Eh, hindi naman kita sinisermonan para pautangin eh. Sinisermonan kita para sermonan. Yun lang yun. Para kang hindi kaibigan. Hindi naman doon ang sukatan ng pagkakaibigan ha. Hindi ka pala kaibigan ha. Naku, Owel. Baka saan lumabot tong usapan natin. Hindi maganda. Tapusin na lang natin. Eh di tapusin kung tapusin. Kung gusto mo, pati pagkukumpare natin, tapusin na natin ngayon eh. Bahala ka. Basta ang nasa isip ko yung para sa'yo lang. Aboy! Pare! Diyan na kayo. Ano nangyari doon? Wala, ayaw magpautang eh. Alam mo naman. Dadali ng pera niya sa hukay. Lugaw. Dalawa nga akong lugaw. Owel! Oh, pare! Anong balita? Saan pag-ibig natin? Wala nga, pare. Oh, si Boy. Hindi nyo yata kasama ngayon. Oy, pare. Sabihan mo nga yung kaibigan mo si Boy, ah. Pautang lang, ayaw pa niya. Eh, ang dami-dami naman yung pera, eh. Pare, baka naman may pinaglalaanan siya. Ewan? Kaya naman pala ganyan yung mukha mo. Mukhang sambakol eh. Eto, may konti akong pera. Magkano ba kailangan mo, pare? Pare, 200 lang sana eh. 200? O, yan ah. O, eto. Saka mo lang bayaran. Pare, salamat ah. O, yan. Pwede mo nang batiin si Boy niya. Nakahiram ka na ng pera. Kaya, pare, tigilan mo na yung kasungitan mo. Hindi ko kailangan ng ganyang klaseng kaibigan. Pare, pagbigyan mo na yung kaibigan natin si Boy. Sa kakal nang bumawi sa kanya, pakita mo sa kanya na totoo kong kaibigan pagdating ng panahon. Dadating ang oras, kakailanganin ka rin yan. Oo, makakaganti rin ako sa kanya balang araw. Kung kailangan niya, wala siyang maasahan sa akin. Tama na yung ganti-ganti na yan, pare. Walang hantungan yan. Alam, pare. Kung ako siya, huwag ka na magtanim ng sama ng loob, pare. Magkakaibigan tayo, magbarkada tayo eh. Nilo, tara na! Oh, sige, sige mga pare. Baka hindi pa ako bayaran nito eh. O sige. Ah, pare. Sige. Salamat sige. Pare. Okay. Okay. Ingat. Nangyari ito!
kayo ay nasangkot sa isang kaso at ang naging desisyon ay laban sa inyo at hindi ninyo ito gusto, maaari kayong umapila upang baguhin ito. Ngunit kung hindi kayo umapila, maaari pa bang mabago ang desisyon laban sa inyo? Ang desisyon bang nag-absuelto sa kapwa akusado na umapila ay maaaring maka-absuelto rin sa akusadong di umapila? Ang kasagutan po ay malalaman natin sa kaso ngayong hapon. Magandang hapon po. Lima lang natin nakilala kung sino tumatay kay Boy. Eh, paano niyo naman makikilala yun? Kay bilis yung tumakbo. Alam mo kung hindi ako tumakbo, pwede na tulad na ako kay Boy. Tingnan mo, punat na yung paa. Pare, huwag kayong ganyan. Patay na yung kaibigan natin. Pare, matutuwa ba naman kayo na maggaling pa sa kaibigan nyo ang ganyan salita? Di ba hindi? Aba, nagsalita si Kuya. Paano po, Kuya? Paano po? Kung nga naman yung allowance ko, Kuya. No, sige. Trabaho ka doon, linisin mo yung buong ano, bahay namin. Gusto mo? Marga. Pupunta ka pala dito. Sana sumabay ka lang sa akin. Eh, kasama mo naman yung mga barkada mo eh. Naging mabait ka yata sa mga kaibigan ko. Naging mapagbigay ka pa. Matahimik ka. May problema ka ba? Wala. Sinisigurado ko pag natatahimik ka, may problema. Anong problema? Meron tayong pag-usap. Bibigay mo na ako respeto sa patay. Wow! Buti pa ang patay. Binibigay mo na respeto. Pero ako, hindi. Ako sasama daw siya sa akin. Alam ko namang galit siya sa tropa niya. Malakas ba yung umunyo, pare? Baka gustong palitan si Boy. Ano bang ibig mong sabihin? Hanggat hindi nahuhuli ang pumatay kay Boy, kayo pa rin ang nasa isip ko na pumatay sa kanya. At ano tingin mo ng buka na iaharap ko dito kung sakasakali ito kung sinasabi mo? Ewan ko. Basta ang alam ko matagal lang makapal ang mukha mo. Marga, sandali. Sandali, mag-usap mo tayo! Tapos na tayo! Ano tayo pag-uusapan pa? Hindi pa tayo naman mag-uusap! Ngayon ako ba? Oo. Mm. Hindi ko gugustuhan to ah. Pinapabot lang to ng building administrator. Kailangan namin magtanggal ng mga trabahador. Naman palad, kasama kayong dalawa sa listahan. Ha? Eh, hindi po pwede yung pinagbubuti naman namin ang trabaho namin eh. Nga naman sir. Hindi naman yun eh. May mas malalim na dahilan. Ano yun? Ano nga ba yung dahilan na yun? Hindi magandang record nyo. Tignan niyo pa ba naririnig yung mga usap-usapan? Anong usap-usapan? Sangkot kayo sa pagkakamatay ni Boy. At iba naman yung pinaniniwalaan ninyo? Sa maniwala man ako sa hindi, hindi ko pwedeng kontrahin ang desisyon ng administrator. Sorry, alam kong pinag-iigihan niyo naman yung mga trabaho niya eh. Pero hindi ko ito desisyon. Desisyon to ng taas. Sige, salamat na lang. Sige, sir. Salamat na lang ako. Hayaan niyo. Pag narinig sa mga pangalan niyo, ako pa mismo magpapabalik sa inyo, sa inyong mga trabaho. Sorry ah.
narinig ko hong sumigaw si Nilo. Sabi ho niya walang hiya. Siya ho yung may hawak ng bolo. Nasaan ka namang oras na yun? Nandun ho, nagtatago. Patay na si Boy nang makita mo. Hindi ho. Naglalakad ho ako noon. Pagkatapos ho, nakita ko hinahawakan ni Marlon at Owell si Boy. Pagkatapos ho, dumating ho si Nilo. Pinagtataga ho si Boy sa magkabilang balikat. Pagkatapos ho, sinaksak ko siya sa tiyan. Dahil na sa chismis, natanggal tayo sa trabaho. Alam mo, kasalanan yan ng siyota mo, Nilo eh. Siya lang nakakita sa atin. Hindi pa dyan ang iniisip ko. Paano kung hindi nga talaga chismis? Paano kung may talagang aaresto sa atin? Sobra naman yan, pare. Huwag naman. Kawawa naman pamilya ko. Pare, paano naman ang nanay ko? Sinong magtratrabaho dun para sa kanya? Teka. Ang bilis niya naman. Ang sinasabi ko lang, paano pa lang kung... Saan sana napupunta yung iniisip nyo eh? Nakakapraning naman yung usapan natin eh. Palta naman natin. Yung masaya. Mabuti pa nga. O, di ba boy? Yung masaya, no? Okay. Maganda nga, Puno. Huwag ko kayong mababala. May waranto pareso kami sa inyong tatlo. Kasalang pagpatay kay Pwede Torres. Nagbigay niya ng statement, yung nakasaksi. Ano to? Sige. Alin, ipasok muna yung basa. Ano to? Ano ba nangyayari? Sige na, Alin. Pasok muna. Ano ba kasalanan niya? Huwag mo siya tatapotin. Ano ba? Lagi na nalang tatay ko! Sige sila kay Mrs. Nagawa na namin ang kukulin. Lagi na nalang tatay ko! Sige sa akin. Tinatawagan po namin sa harap ng witness stand si Binibining Marga Santiago. Binibining Santiago. Anong sinasabi mo na pinagbabantaan nila sa Boy? Narinig ko silang nagpaplanong gumanti kay Boy. Hindi ko kasi niya pinautang si Owell. At ano naman ang ginagawa mong kasama sila? Boyfriend ko si Nilo. Nakasakay ako sa pedicab niya noon nang makasalubong namin sina Marlon at Owell. Galit na galit ho si Owell noon. Oh, pare! Balita! Sa pag-ibig natin! Wala nga, pare! Oh, si Boy, hindi niya yata kasama ngayon. No, pare, sabihan mo nga yung kaibigan mo si Boy, ha? Pautang lang, ayaw pa niya. Ayan, dami-dami naman niyang pera. Pare, ganyan talaga ugali niyan. Ako nga minsan ng utang, hindi ako pinagbigyan, eh. Ewan ko ba kung bakit pa natin naging kaibigan yun eh. Ito, may pera ako dito. Magkano ba kailangan mo, pare? Pare, 200 lang sana. Oh, ito. Pare, tigilan mo na ang kasungitan mo. Makakaganti rin tayo sa kanya. Pare, salamat ah. Buti ka pa, totoong kaibigan. Si Boy, walang pinatapat siya. Darating ang panahon, makakaganti tayo sa kanya. Saka yung mga kayabangan niya. Walang patutunguhan niya niyang pare. Ayan mo. Matagal na rin ako asar dyan sa kayo. Ayan mo, makakaganti rin ako sa kanya pala. Nilo, tara na. Oh, sige. Ah, pare. Sige. Salamat, sige. Pare. Okay. 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 Sabi mo, nakita mo ng patayin si Boy. Oo. Oh, pero hindi mo nila ako nakikita. Naglalakad ho ako noon nung makasalubong ko sila.
Mga ilang metro na lang po ang layo ko nung biglang magkagulo. Nagtago ho ako. Ipagpapatuloy ang paglilitis na to matapos ng 15 minuto. Biglang lumitaw si Nilo at pinagsasaksak si Boy. Opo. At hawak-hawak ni na Marlon at Owen si Boy. Opo. Pwede bang ipakita mo sa amin kung paano nangyari? Ganito po. Sinaksak ko sa tiyan. Pagkatapos, tinaga ho dito sa kanang balikat. Sa kanang balikat? Pagkatapos? Pagkatapos po, tinaga po dito sa kaliwang balikat. Kaliwang balikat? Opo. Makakaupo ka na. Unang sinaksak sa tiyan, pagkatapos ay tinaga sa kanang balikat, at pagkatapos ay sa kaliwang balikat. Pero ayon sa salisay mo sa pulisya, unang tinaga sa kaliwang balikat, pagkatapos ay saka ng balikat, at pagkatapos ay sinaksak sa tiyan. Ano ba totoo? Ang tagal-tagal na ho, hindi ko na ho maalala talaga eh. Ah, hindi mo maalala? Bueno. Sino ang unang tumakbo at kailan tumakbo? Una pong tumakbo? Sino? Si ano po? Sino? Si Owen po yata. Yata? Kailan siya tumakbo? Pagkatapos po, saksakin sa tiyan! Bago o pagkatapos, tagayin sa dalawang balikat! Hindi ko alam! Sagutin mo ang tanong! Bago o pagkatapos, tagayin sa balikat! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Nalilito na ako! Tagal-tagal na nun eh! Hindi ko na alam! Okay! Okay, sabi ang pangalan, edad at trabaho. Marlon Rada po, 21 taong gulang, karpintero po. Marlon Rada, nasaan ka noong March 8, 1995, alas 5 ng hapon? Kasama ko po mga barkada kung naglalakad po kami. Sino-sino mga barkada mo yan? Nilo at Boy po.
yung March 8. Pare, hindi kaya dahil sa init ng araw ay nahihibang ka na. Ayun! Pare, inuwalag mo nakalagay sa gate, March hindi, 10, pare. Hindi, pasensya na. Kala ko March 8 talaga eh. Patagal na namin inaanap. Malaki atraso niya sa amin. Okay. Long! Marlon! Long! Nakita ko sa Manjuman. Nakita ko doon si Owell. Nagbibigay ng pera sa nanay niya. Pinabi ko sa kanya yung nangyari. Siya ang kasama kong bumalik doon. Rito. Mga tao. Tinulungan po nila kaming dalhin si Boy sa ospital ngunit hindi na siya nakaabot doon. Takot na takot po ako. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Yun lang po kagalang-galang na hukom. May katanungan ba ang prosecution? Ah, wala na po. Kagalang-galang ako. Maaari ka na bumaba. Sabihin mo sa akin. Hindi naman. Alam niyo naman nung hindi ko magagawa yun eh. Kilala niyo ako, di ba? Hindi ko talaga maintindihan yung babae ngayon. Paano niya yun magagawa kay Nilo? Mahal na mahal siya ni Nilo, di ba? Wala tayong magagawa. Basta lalabang kami. Alam namin wala kaming kasalanan. Kamusta na ako kayo? Ayos lang ako. Doon muna ako tumutuloy pansamantala sa Tia Pasha mo. Mahirap ang walang kasama sa bahay. Nalulungkot ako. At saka, masama ang tingin sa akin ng mga kapitbahay. Nahirapan ako. Inadaw ako ng kriminal. Kamusta na si Bitoy? Owell, mag-iingat ka dito. Marami akong naririnig na hindi maganda tungkol dito. May tattoo ka na ba? Wala ako yun eh. Wala ako akong tattoo. Lapit na magpasokan eh. Buti na lang nakaipon ako ng konting pera para kay Bitoy. Konting taste na lang. Alam ko mananalo kami sa kasong to. Nag-iingat po kayo, Inay. Alagaan yung sarili ninyo, ha? Dahil kailang kauuwi. Malapit na, anak. Ay, hirap na. Sumapit ka ba sa mga kabaryo mo? Ang kapal na mukha mo. Umalis ka na nga sa bayang to. Napakasinungaling mo eh. Alam mo namang hindi ka nagsasabi ng totoo? Sige na ho, Mrs. Tama na yan. Bakit tong babaeng yan ang binabantayan nyo? Hindi ba dapat kami binabantayan nyo? Hindi ko alam kung sino susunod mong tatraydorin. Lenny, sinabi ko lang kung anong nakita ko. Kami ang dapat mantignan.
kami ng anak ko. Hindi ka ba naawa sa amin? Pati asawa ko dinamay mo eh. Kung may galit ka kay Nilo mo sabihin. Huwag yung kumaganti ka sa ganitong paraan. Marami kang nasasaktan. Mrs., tama na ho. Sige na ho, umuwi na ho kayo. Pinapanalangin ko, Marga. Na sana hindi mo maranasan ang nararanasan ko ngayon. Dahil kapag naramdaman mo, doon mo malalaman yung sakit na ginawa mo. Pare, ganyan ba ang samahang walang iwanan? Pasensya na kayo. May katok talaga sa utak ng syota ko. Napakamalas ko talaga. Wala pa nga akong syota, nakalaboso naman ako. Pare, masarap ba magkaroon ng pamilya? Oo naman. Kaso ngayon, mahirap. Nasa isip ko sila. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Mabuti pa nga kayo eh. Wala kayong pamilyang iniisip. Sana. Sana hindi ko na nakilala si Marga. Sana nga. Oh, ano naman masyadong laliman yung hininga mo. Baka mawala ng hangin dito. Kung ako sa inyo, lalaliman ko ng paghinga. Baka konti na lang hinga natin. Alam nyo, pangarap ko, maging mabuti ang pamilya ko, magkaroon ng sariling bahay, tsaka masundan si Bitoy. Ako naman ang gusto ko, matigil na sa pagmamadyong si Inay. Makapag-ipon ng konti para sa tindahan. Yung garap ko na lang ang kanyang titihaya at saka yung kita ng tindahan ng kanyang kakapain. Ikaw, Nilo, ano pangarap mo? Makaalis dito. Magsitayo lang po ang mga nasasakdan. Dahil sa mga ebidensyang iniharap sa hukumang ito, kayo, Marlon Rada, Ruel Ignacio at Nilo Cortez ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakulong dahil sa saling pagkamay kay Jorge. Tungkol sa mga pangyayari, mas pinaniwalaan ng mababang hukuman ang salaysay ni Marga. Kaya't batay sa natatanging testimonya ni Marga laban sa testimonya ng tatlong magkaibigan, sinabi ng mababang hukuman na nagkaasala ng murder ang tatlo. Ano ba tayo magagawa, Torni? Hindi ko kami papayag na mabulok na lang dito. Pwede pa tayong umapila sa Supreme Court. Pero nasa inyo ang desisyon. Eh ano namang mangyayari doon? Pwede pa kayong ma-absolto kung mapapatunayan na wala talaga kayong kasalanan. Eh wala naman ho talaga kami kasalanan, attorney. Lalaban kami. Di ba, Owen? Oo, hindi ako papayag na magbubulok na lang kami dito na walang kasalanan. Marami pa naman tayong pwedeng ilabas eh. Hindi consistent yung testimony ni Marga. Yung sinabi niya sa police investigation, eh, iba kaysa sa sinabi niya doon sa hukuman. Kaya may paralo pa tayo sa kasong ito. Narinig mo, Nilo. Makalabas pa tayo dito. Para ano? Para pagtawanan tayo ng mga tao. Hindi na natin may ibabangon ang pangalan natin. Akala ko ba, pare, wala tayong iwanan?
Akala ko sama-sama tayo. Kung aapi lang isa, aapi na tayong lahat. Kayo na lang. Pareho rin naman ang kalalabasan niyan eh. Oh, no. Aapi na pa ba tayo? Oo. Kahit na anong mangyari, attorney. Lalaban kami. Habang buhay na pagkakulong, ang habang buhay na pagkakulong. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ang kapal ng mukha mo! Napakasinungaling mo! Sumbutan o gusto mo kong pagtawanan? Sige na. Lawin mo na, parang kabalik na ako sa loob. Neil, huwag mo naman akong ganyanin. Napunta ako dito para humingi ng tawad sa'yo. Aanig ka ba tawad mo? Mabubulok na ako dito sa bilangguan. Patawad saan? Sa pagsisinungaling mo? Kung anong sinabi ko sa korte, yun ang nakita ko. Sinungaling ka! Sana masaya ka na, Mata. Hanggang pinagpipilitan mo na ito ang panik mo, hindi kita magpatawa. Sa pagsusuri ng desisyon ng mababang hukuman, nakita nga ng Korte Suprema na maraming salansang sa testimonya ni Marga sa mga mahahalagang detalye tulad ng mga posisyon ng biktima at mga sumaksak sa kanya, kung saan ito tinamaan, kung ano talaga ang nakita niya, at kung sino ang unang tumakbo. Ang bersyon ni Marga ay di kapani-paniwala, at dahil dito, napawalang sala sila Marlon at Owell na siya lang ang umapila. Ngunit, paano si Nilo na hindi umapila? Mapapawalang sala din ba siya? Magandang balita! Magandang balita sa inyo tatlo. Ano yun, attorney? Lumabas na yung ruling sa Supreme Court. Panalo tayo sa apila natin. Huh? Nakakalaya na kayo! Ayos! Ano na, attorney? Para naman po si Nilo eh. Hindi ho siya nagapila. Okay lang. Natuwag ka sa'yo. Congrats, ha? Tommy. Ah, hindi, Nilo. Kasama kang makakalaya. Oo. Isang kaso na tatlo eh. Kaya, kahit na dalawa lang kayong mapila, kasama ka rin sa ruling nito. Makakalaya ka na rin. Pare! Salamat, attorney. Attorney! Maraming salamat! Pare! 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 Anong plano nyo ngayon? Pag-usog na lang si Pitay, pare! Ayos! Ikaw, pare! Ano? Pare! Hindi ka masaya, pare! Maraming salamat, attorney. Maraming salamat po. Sabi ng Korte Suprema, ang desisyong pabor kina Marlon at Owell ay magiging pabor din kay Nilo. Kahit ito'y di umapila. Ang apila ng isa o dalawang akusado
ay di makakaapekto sa ibang akusadong di umapila, maliban na lang kung ang desisyon sa apila ay pabor din sa kanya. Sa kasong ito, pabor din kay Nilo ang desisyon kay Marlon at Owell. Dahil nga hindi kapanipaniwala ang bersyon ng taga-usig tungkol sa partisipasyon ng tatlo sa krimeng naganap. Dapat lang na sila'y maabsuelto lahat. At ang maganda pa nito, pare, natanggap na uli kami sa trabaho. Di ba? Wow, masaya na naman. Pwede na tayo mag-upisa. Ayan. Basta, pagmamadson, okay na. Kailangan ko na siguro magkakaroon na bakit magliligawan. Oo, nasa iyo lahat. Pare, siguraduhin mo lang. Huwag katulad ni Marco. Sige. Hindi sigurado kasi hindi katulad ni Marco. Basta tulungan niyo ako magana. Oo, pare, wala problema. Pare, ang dami dyan. Oo. Dapat papasa muna sa inyo yung bagay sa akin. Mga gano'n na ngayon. Gano'n na sister. Siyempre. Screaming. Ma, yung pagmamadyong, medyo tigil-tigilan na lang. Bakit? Nag-aantay sa'yo si Marga sa labas. Ayaw mo niko. Swerte ba? Ma, ay! Sana humingi ng tawad sa'yo. Alam ko, mahirap para sa'yo. Nasira akong buhay niyo. Hindi ko alam ang ginawa ko. Magulo ang utak ko. Galit lang ako talaga sa barkada mo. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Pero alam ko sa puso mo magagawa mo rin yun. Sige, alis na ako. Gusto ko lang malaman mo at ng mga kaibigan mo. Pinagsisisihan ko lahat. Naway, may napulot kayong aral sa ating kaso ngayong hapon. Hindi po masamang tumistigo at tumulong sa paglutas ng krimen. Ngunit, tiyakin natin na katotohanan lang ang ating sasabihin. Kung sa nakita hindi sigurado, huwag mag-imbento ng kwento. Ang magpahamak sa kapwa ay di pinagpapala. Higit na marahas ang pagpapahirap sa kalooban kaysa sa pananakit sa katawan. Hanggang sa susunod po, ito po si Atty. Jose Sison na sa inyo'y laging nagpapaalala. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ang kasong inyong nasasiyan ay hangon sa dokumento ng Korte.
sadyang pinalitan ng mga tunay na pangalan ng mga pangunahing tauhan para si Nanay Pagpapanagaran. Ang buhay ay masaya, lalo na't kung ika'y may kasama. May kaagapay sa tuwi na, at may samahan na tunay talaga. Kaibigan, ang luha mo'y pahiran, pagkat mula ngayon hindi ka na mag-iisa. Ngumiti ka na, ang buhay mo'y liligaya. Magsaya, bigyan ng kulay ang umaga, at kailanman hindi ka na malulumbay sa iyong buhay. Ang hangarin, pangarap mo'y iyong abutin. Kinabukasan ay bigyang pansin.